Naka-agree. Linabas na natin itong malaking pork natin. Ayan. Panghulip. Ganyan lang. Tako na D4, D5. At winilding natin. Tapos yan. Para mas mabilis. Yan. Panghulip, bungkal. Tapos lagay. Tara. Pwede na natin simulan kasi malalaki na yung palay. Para maunti-untihan na natin. Abang bata pa. Agree. Tipid. Yan. Rinimedyo ka na naman para sa inyo. Yung ating gagawin habang hinihintay natin manganak yung isa nating inahin dyan ay ito na yung gagawin natin. Sa oras ng alas 8, katatapos natin as usual. Same routine. Naghatid tayo na sa school. Ayan o. Yung palay natin. Okay na. Ngayon, hulipan na natin ito. Nakahiwalay ito. Dalawang kuwan. Tingnan nyo kung paano tayo na maghulip. Nakikita nyo yon. Pork yon. Yung ginawa natin na pang hulip. Apat na pako para maiganon natin. Panoorin nyo kung paano tayo maghulip. Napakadali. Yan, nahulipan na natin. Yung mga maluluwang na bakante, kukuha lang tayo dun sa pagitan ng yun, yung mga sabog natin na medyo makapal. Makapal na yan. Kahit pa 15 by 15, magsusuwi ang palay. Okay, ilalagay lang natin dito para hindi masikatan ng araw. Mag-overheat. Yan yung mga palay na katabi natin, di pa nag-ani. Kaya nga, tayo lang yung nauna. Ganyan, nakikita nyo ba? Ang kapal dito sa dalawa na pinitak yung pagkasabog nila. Ngayon, tatanggalan natin. Hindi ko mapisto. Ayun, baka malaglag. Ayan, tignan nyo kung paano tayo maghulip. Napakadali, hindi tayo nangangawit. Okay. Ayan, sumpa natin para makita nyo. Ayan. Ganyan lang kadali maghulip. Kung gusto nyo mapadali, gumawa kayo ng ganyan. Thank you.
pa nito, yung dadaanan natin, matansya natin yung stick. Hindi na natin kuan. Kukulipan. Ganun. Okay, ito naman. Ito yung ginamit natin para makita nyo. Ayan. Pako lang yan mga kagre. Ayan. Na welding sa angle bar. Ayan. Kita nyo. Ganun lang kadali. Mas mahaba, mas maganda pa para mas malayo yung stick nya. Okay. Tapos na yan. Ganun lang. O, ikakat na natin. Ito, hindi na natin hulipan yan. Daanan, distritin na lang natin. Daanan natin na mag daanan natin yan na mag spray, okay? Ayan, para makita nyo pa. Sige, tuloy pa natin. Habang wala tayong ginagawa, naghihintay tayo na paanak. Marami na yan, yung isang puno lang, tag-iisa, si Agritipin, hindi nagsasabog yan lang. Makapal, pero dito, makapal. Yung pagkasabog nila, at least dito naman, bagsakan ng tubig natin, masustansya dito banda. Kaya hindi mabibitin ito sa abono. Pag makapal yung sabong tanim, yung madaling madapa. Lalo kung gamit kayo ng gamit ng ano, urea. Dito ako gagamit ng urea dito. Walang galing diin ako. 2100 yung kinakuha ko na subsidy galing di eh. Dito ako gagamit ng urea kasi napakamahal. Dapat marunong tayong magtipid. At yung kakailangan natin, kailangan alam natin. Yan o, dami. Katayo yan, ganyang kagaling ang palay. Ang palay consider na pamilya ng damo yan. Kaya magaling. Spreadin lang natin. Pwede na. Yan o. Mas mabilis pa ito tumangkad palay kaysa yung ayong ito nasa nandito kaysa yung nasa budlaan. Kaya sa 15 days na sinasabi ko, pag 13 days pa lang ngayon, nakaka-grade. Yan, spritin lang natin para maganda. Ayoko yung tabi-tabi. Hindi lang nadali. Kahit one hand pwede yan. Magaan lang yung puro sipag, tsaga, kailangan may tamang diskarte para mapabilis ang trabaho. Yan, exercise. Hindi na, yan. Hindi na. Dami yun. Kapal. Kita nyo na nakuhul na, nakasingit, lutin nyo. Wala na tayong hulipan. Mabilis lang. Para lang tayo naglalaro. Mas mabilis magtrabaho kung mag-isa lang tayo at walang bisyo. Kung may bisyo, hit-hit ng hit-hit na kailan pa lang, parang walang natatapos. Actual ko na sa inyo para makita nyo na si Ka-Agritipid ay hindi tayo nagtsatsambahan. Sineshare ko ito para kung kayo naman ang nagsabong tanim, hindi sasablay. Papadali na yung trabaho ninyo. Tatayo yan. Medyo lusin pa yung kwan natin. Lambot ng lupa natin. Pero hindi naman ganun nga kalalim. Okay lang yan, pag hanggang 1 feet, 10 centimeters, 1 feet lalim. O, isa nga pala yung sakahan nyo kung yung sakahan nyo kung masyadong lupak na, hindi na kaya ng cultivator, harvester, nahihirapan na, sabog tanim ang pampatigas ninyo. Kasi pag puro transplant yan, lalambot yung lupa ninyo. Alternate nyo, transplant tapos sabog tanim. Ganun yung ginawa natin noon dito.
malalim to masakahan natin. Hindi ito banda. Diniretso ko nagsabong tanim kasi nga meron yung part na nababala ko yung kuliglig. Ginawa ko diretso na sabong tanim. Yun, tumigas. Yung lupa. Ayan o. Kahit may isa lang yung matitira dyan, okay pa rin yan. Hindi yan. Magbibigay ng magandang suwi yan. Kung sino yung mas manipis, yun yung magbibigay ng malalaking uhay, magsusuwi, magbibigay ng magandang bunga. Okay na. Patapos na. Hindi lang mabilis. Uhol. Itatim ninyo. Malambot na to kasi nag-abono na tayo. Pag nakatigim yan ng nitrogen, nalambot yung shell. Wala kang kahirap-hirap. Para lang tayo naglalaro. Enjoy nyo lang. Ang pagpaparming i-enjoy nyo para malaging kita. Yung tanggalin nyo yung tatlong S na sinasabi ko. Ano yung tatlong S? Sanultet, sulit, sadot. Ibig sabihin, no? Yung dabog ka ng dabog sa Tagalog. Dabog ka ng dabog. Tapos, maiksi yung pasensya mo. Tapos, hamat. Yun yung tatlong S. Makangre. Kung wala yung tatlong S na yun, tatanggalin nyo. Ay, walang supply sa pagpaparming. Puro kita yan, mga kaagrit. Pagpigod, sabi sa Ilocano, pag dalawang kamay, mas maganda pa. Solo. Mas mabilis. Hindi pa tayo nag-aapura dito. Iba tayo gumalaw, mabilis. Kung bibilis lang natin to, mas mabilis pa. Ayan, oh. Pag lumaki yan, mas magbibigay ng magandang bunga yung hindi makapal. Pag makapal yung alay nyo, hindi yun ma. Hindi gan, hindi nyo may ani ng kahit 160. Mahirapan kayo. Sa sabog tanim, kaya natin i-ani yan ng 160. 150, 160 sa tamang pamamaraan ng pagsabog. Yung kwan noon, drum seeder, imaginin nyo na lang, manipis yun, umaani tayo ng mahigit 160 doon. Kung nagwa 170 tayo per hectares, so gamit nating variety natin na produkto. Okay. Yan, maluwang yun lang, maluwang lagyan yun. Yan, daanan na naman natin ito, gitna. Kunti na ilagay natin dito. Yung daanan natin, huwag nyo nang lagyan kasi mahapakan nyo lang yung kanal. Okay, kakat na natin mahaba na. Steering is steering. Okay, kakat na natin. Steering is steering. Magandang umaga sa ating lahat. Happy farmers. Masaya akong binabahagi sa inyo yung ating pamaran sa pagsasaka. Huwag kalimutang mag-subscribe. Puntahan nyo yung YouTube channel Agritipid PH. Ipupos natin to yung mga pamamaraan natin hanggang seed preparation, paano natin i-disinfect yan hanggang maani na naman itong palusot natin. Okay, yan, hindi pa sila nagani. Pagkaani ng mga yan, katabi natin na nahuli, malalaki na yung palay natin. December natin na anihin to. Bye bye. Maraming salamat. Agritipid time check. Mag 8:30 na. At paalis na tayo dahil church time yan. Natapos na natin dito. Nandun na, patapos na itong pinakamahirap, tatlong pinitak. At nandyan si Kuya Simo. Kasama natin yan na taga bunot. At ilalagay dun, easy bar. Ganun, para mabilis. Taga kuwan naman kami ni Pinsan James yan. Ngayon, naalis muna tayo. At mag-church. Church first, bago trabaho. Maganda nga mag-trabaho kayo sa noong nakarang araw. Dahil ang lakas ng sikat ng araw ngayon, maganda. Hindi mainit. Ito, ang ganda nito pag lumaki na. Itong kwan natin dahil nadapog.
Oh, yan. Nakahulip na tayo. Abangan nyo sa 20 days. Ang ganda. Sakto lang yung kapal niya. Yung sabong tanim natin. Ganda nito. Parang kung napalakin natin to transplant. Dito tayo ani ng maganda dahil nahulipan. Yung inulip natin ay dapog. Mag 14 days ngayon. Yung panghulip natin, napakagandang ihulip. Mabilis lang. Okay, sharing is caring. Let's go. Gandang araw sa ating lahat. Morning ulit mga ka-agri. Time check tayo, 7:30. Kanina pa tayo dito at kababalik ulit natin. Ang araw ngayon ay... Anong araw na ba ngayon? 11 ata. Diyan dito, Tan? 11? Lunes. Analpasmal na dapagalak garamay. Nagadumpay. Kaya na pa 20 ata, nabatay. Nag-uunag gayam. Ata, nagnanti harvester, nalubo talaga talo-talo niya. Pumayamdutan nga ay, parutubitor mo na ay. Wala na, nakaunag kang narigat nga sa luga na ay. Minum ka? Adat na. At least kung na ay, mga animal pa sa ay. Yan mga ka-agri. Ika 3 days ngayon na naguhulip tayo at malapit na matapos. Ito na yung sitwasyon ng palay natin. Makita nyo, green na. Ayan. Pansin nyo, nahulipan na mga yan. Nandun na kami sa kabila. Nahulipan ko na rin yon. Bali, may natitira pang anim. Makatapos kami ngayon ng apat. So, 4 days lang tayo naghulip. Hanggang bukas. Ayan, ito na yung sitwasyon ng hybrid natin. Kasi napapansin nyo, green na. Ganda na. Ang isang poproblemahan ulit natin dito ay red tab yung damo sa mataas na bahagi. Yun na lang i-sprayhan natin ng pamatay damo. Ayan. Mas maganda, mas maaga, mas bata, may uhulip kahit malayuan. Sabi ko nga, dapog, mas malakas magsuwi. Ayan, yan din ang magbibigay ngayon ng magandang ani yung naihulip na... Kwan, na ayan, dapog. Ayan, sakto lang pala yung ganun na punlaan. Ayan, ganda na nito. Bago na parang kadaanan natin to, wag muna tayo magpatubig. Ayan lang muna natin na haba yung ugat nung naihulip natin. Gabi-gabi naman na umuulan, pangit na naman yung panahon, pero pabor naman sa atin na ayan, pangit na naman ang panahon. Minsan lang araw, tapos puro ulan na naman ng 1 week. Pabor naman sa atin dahil naguhulip tayo, hindi tayo mapapagod. Ayan. May experiment tayo dito. Pabunot ko lahat ito. Ito, may abono pa dyan kasi sulfate yung tinira natin dyan. At ang daling bunutin yan. Mga ka-agri, ka-inbreed, ka-hybrid. Ayan. Kahit walang tubig yan, ayan. Binubunot namin yan, madaling bunutin. Ganun yung pagpula namin. Ay pag... Hulip, hindi na kami, kuan, hindi na natin uhugasan yan para diretsyo. Para hindi na mawala ang transplant shock talaga, di diretsyo. Tignan nyo yung mga nahuhulip. Oh, ganyan, punot. Punot lang, ganyan na, mas madali pa. Mas madaling ihulip yan kasi ang dami mo nang mahawakan kagad. Tapos kahit dalawa, isa, dalawa, ay okay na. Dalawa, tatlo, yung mapipilas mo. Ayan. Pabunot natin lahat ito at mayroon tayong experiment dito. Bali ito may sukat na 1, 2, 3, 4. 4 by 1, 2, 3. Mga 4 by 12 ito. Hatiin natin ito. Mayroon akong experiment. Kukunin natin yung sumibol dyan na yung mga nandyan. Kukuha tayo dyan ng puno. Second generation na yan. Galing sa SL19. At itatanim natin. Abangan nyo. Tignan natin kung pwede bang iulit yung second generation. Consider na second generation yan, yung mga sumibol na yan. Kukunin natin yan. Yung mga nalaglag ng harvester. At experiment natin dito. Itanim. Tapos ito, magpupunla din ako nito doon. Kasi nga registered ito just in case. May hindi natin kung magandang ani. Magandang tindig kasi first time natin itanim ito. Ay... pwede nating paramihin ulit. Ayan. Tignan natin kung ano ang diferensya niyan, kung kwan. Okay, abangan nyo. Ganda na. Okay, sharing is caring. Ayan, abangan nyo na. Patapos na kami maghulip. Tignan nyo kung paano natin pabinatin itong
sabog tanim natin na manipis. Ganyan lang ang magandang sabog tanim, magbibigay ng magandang ani. Hindi yung napakakapal, maaksaya sa abono. Pag binitin nyo sa abono, lalo't nagsusunog kayo ng dayami, madaling manigas yung lupa ninyo, wala nang mga organismo, ay sigurado yung area. Mahirapan kayong i-ani ng 140, 150, 160 ang sabog tanim ninyo. Hindi kayo ani ng ganun. Okay, sharing is caring. Magandang araw na sa ating lahat. Bye-bye. Hindi pa tayo nag-post sa YouTube. Ipo-post na lang natin ito pagkatapos. At least may videos naman ako. Putol-putulin na lang natin. At hanggang sa matapos na maghuli para masundan nyo kung paano buminat itong sabog tanim natin. Yung si Manong Sum, yung pinagkuhan natin dyan sa Katsipikuan. Pinabunot natin at nagsibar, sabi sa Ilocano. Yung sa agri-tipids, mga ka-agri, ganun sinabi ko sa inyo, wala sa vocabulary ng agri-tipids na balabalasa. Balasa, ibig sabihin, kukuligligin mo ulit. Nakakita ka lang ng portion dahil nga dumiretso yung ulan, siyempre may lalo't hindi naman tayo nagpabulok. Si 5 days na sabugan na, expected dyan na bako-bako. Kaya yon sabi ng mga iba dyan na balasa raw. Si agri-tipids, hindi nagbabalasa yan. Ang daming paraan. Kung gusto nyo hindi magbalasa, magpunla kayo. Mayroon pang paraan kasi yung lupa natin, hindi madaling tumigas. Magbabad kayo, pwede nyong sabugan ulit. Didikit pa rin dyan. Tignan nyo ngayon lupa natin. No? Maraming organisms. Unlike, pag yung lupa nyo matigas, ay magbaba yung sinasabi nyong balabalasa, hindi kayo marunong mamulot ng kuhol. Ayan. Yung kanyo. Tapos, hindi kayo marunong magkanal. Tamad kayong maghulip. Yun yung mga nagbabalasa. Mga kagri. Kaya yung owner ng ganyan na nagsasabog tanim, pinagastos nyo lang kung balasahin nyo ulit. Daming gastos. Ang dami nating paraan pwedeng gawin. Kaya abangan nyo na itong kwan yung mga nagsasabing balabalasa dyan. After 20 days, dadaan ulit sila dito at ano ang sasabihin nila. Maganda na. Yun lang yung sasabihin ng mga yan. Tapos sasabihin ng mga yan na ani na yung para dry season. Yung palagi natin naririnig. Okay? Kasi ito, kahit sabog tanim to, i-sure natin to na mabigat yung aanihin natin. Dahil marunong tayong gumamit ng pampa bigat, pampa resistensya na abono. Unlike sa kanila, ampaw yung mga ani dito sa lowland. Nasa 50, 51, may 48 pa. 52, nahihirapan sila kahit 54 yung average dito sa lowland. Dahil sa traditional na protocol pa rin nila, pamamaraan nila ng pagbitaw nila ng abono, pagsunog ng dayami, nagkukulang sila sa nutrients na pampabigat. Okay, sharing, magandang araw sa ating lahat.